Mitsubishi Mirage G4. Katanghali, nawawala ang lamig. Yan, tingnan natin yung lamig niya. Siete lang, sir. So, tatanggalin natin to. Puro tali na. Kaya lang to. Yan, tinornilyo. Ay, kuha ka na, no? Clutch crow. Clutch crow, clutch crow. Para sungkitin na lang natin to. Oh, ayan oh. Niribit. Kailangan, wag naman ganun. Oh. Pag nagbaklas, paano natin mababaklas? O, gaya niyan oh. Oh. Ayan, sungkitin na lang natin para matanggal. Haba ba siya? Ha? Ang haba. Mahap. Ayan o. Ha? Ha? Black screw nga kinabit. Ah, sir o, yung black screw, minasilyahan. O, ngayon magtatanggal tayo, hindi matanggal. Ayan o, nako. Hmm. Ayan sir o, ayan kinabit sa'yo. Abi na, black screw. Saka pa lang natin natanggal. Paano tayo makakabilo maglagay ng condenser niyan? Ito po ilalagay natin. Dagdag natin doon. Kasi ang problema, yan, mga ganun po talaga ang issue. Pag tanghaling tapat na, wala na. Nawawala na yung lamig. Lalo pag traffic na daw. Kaya ito sir, oh, ito na yung kakabit natin dyan sa ano mo. Mirage G4. Yan, tanggalin muna natin to para malinis. Paliguan muna natin yan. Ayan sir o. Nalinis na. Ito yung dadagdag natin. Tanggalin to. Ang galing dito, puputulin para papunta dun sa kabila. Yan.
sa sabag. Iwas tayo sa basa. Okay. Pero parang galing sa ano? Galing sa kanal. Yan, pinagpatong lang po natin yan. Yung ano natin, additional. Lalagyan natin ang ano, auxiliary pump. Ayan, yung galing dati dito. Papapuntayin natin dito sa kabila. Para yung labas niya. Ayan. Balik na siya dito. Ayan. Yan yan ang auxiliary pa na kinabit natin. Ito na yung pabalik. Punta dyan. Sir, ang karga niya 32 na lang, wala pang 150. Tignan natin yung lamig. Itong tubo na to nag-iilo-ilo na. Balik na yung bumper. Sir, ang nakalagay dito, black screw. Hindi matatanggal pag hindi sirain yung pintura. Yeah, papalitan natin to, kuhanin natin to. Bibel. Mga din, so ganyan lang, parang maning-mani lang tanggalin. Pero yung 6L, nako po, pinakamahirap tanggalin yung 6L. Pag wala nga tayong puller na pantanggal, sigurado si Bak, pag binalik mo, wala ka nang babalikan. Palit ka na fully. Yun. Thank you.
tapos ang boxing. Mag-align naman tayo. Ito yung pinakamahalaga pag nag-mounting tayo ng compressor. Putol tayo, putol. Ito po yung dating nakakabit sa ribo. Oh, ganyan po ang forma niyan. Upo sa langis. Oh. Paano tatagal po yung compressor na yan? Yes, po. Oh, kasi yung plans niya, oh, yung fittings niya nandito sa ilalim. Ganun po yan, oh, ganun nakakabit yan. Oh. Tinan niyo po yung pagkakaiba. Oh. Oh, yung plans nitong ikakabit natin ngayon ito. Oh, yung dating nakakabit ganyan. Oh, hindi po tatagal. Oh, kaya yan. Kakabit natin yan. Pang matagalan na yan. Oh, dapat po ganito, siyempre. Eh, isipin naman natin, dapat yung may quality yung trabaho natin. Hindi yung makapagtrabaho lang tayo at kumita. Hindi naman pipiling ganun. Kawawa naman yung customer. Oh. Dapat, yan. Ganyan ang tama. Kung ito ang ano natin, ito ang stock, ganyan na lang ikakabit. Eh, mali po, mali. Ayan. Ilang, ano sir? 2 months. Ayan, 2 buwan. Eddie. Kawawa naman si Eddie. Kilala niyo po si Eddie? Hindi kayo! Diretso, diretso po. O, ayan, lakay! Naisalpak na! O, alay na alay, no? Dami na yun. Ayan, okay. Piyak meron. Tignan mo naman yung nakasalpa kanina at ngayon. Makasabay. Ba? Dati po hindi nag-automatic to. O ngayon, sunod-sunod na automatic niya. Ayan, okay na yung mirrors. Uwi na sila. Bye-bye. Ingat.